Hi guys, today gagawa ako ng quick review nitong Hourglass Ambient Lighting Powder and also kung paano gumamit ng finishing powder. So I have these two shades nitong Ambient Lighting Powder. I have this diffused light na medyo parang may yellow siya. And then I have this ethereal light na puti siya. Medyo akala mo parehas siya pagka unang tingin, pero pagka tinitigan, magkaiba sila ng undertone. Ayan siya guys. Ito yung medyo may yellow. Tapos ito yung puti. So, finishing powder, iba yung setting powder. So, yung setting powder, yun yung after ninyong mag-foundation, mag-concealer, and then iseset ninyo yung face ninyo ng loose powder. Like for example, itong Ben Nye. So, yan yung ginamit kong mag-set ng, or pag-set ng face ko today. And then, after ninyong mag-set ng face, tsaka naman ninyo gagamitin itong finishing powder. Bakit kayo gagamit ng finishing powder? Maganda kasi siya para i-hide niya yung mga lines, yung mga wrinkles, yung mga imperfections nung face ninyo. Mas nakaka-add siya ng youthful glow. Yung mga common na mga finishing powders are yung mga puti. Makikita ninyo yung mga sobrang puti. Tapos ang liit lang nung lalagyan nila kasi ilalightly dust nyo lang siya sa face ninyo. Hindi siya ginagamit pang set talaga ng face. Pero ngayon, may mga ibang companies na naglalabas nung sobrang puti, na sobrang silky or sobrang dulas na powder pang set ng face. So ito, ako, pag ginagamit ko tong Hourglass, usually kasi yung kagaya ng sinabi ko kanina, you set your face muna with the loose powder, yung normal na loose powder na ginagamit ninyo. And then ilalagay niyo siya on top and then you continue adding your blush ninyo, yung contouring powder, yung highlighter and all. Ako hindi. Tinatapos ko muna yung makeup ko and then nag-spray ako ng facial mist or ng setting spray. And then tsaka ko siya binabuff sa face ko para matanggal yung mga harsh lines kung sakaling hindi ko man napansin. And also at the same time, ma-fill in yung mga areas na kailangang i-hide. Like for example, yung mga wrinkling dito, wrinkling sa forehead, yung ganon. So since I have two shades, you don't need to buy both. I just bought the two shades. Pwedeng isa lang. Pero dahil nga meron akong dalawang shades, gagamitin ko tong puti dito sa may inside part ng face ko. Tapos ito namang ethereal light sa the rest ng part ng face ko. Uulitin ko, kung isa lang yung meron kayo, okay lang gamitin nyo siya all over your face. So, let's say, natapos na yung makeup ko, kagaya ngayon, tapos na yung makeup ko, nakapag-spray na ako sa face ko, kukuha na ako nitong diffused light dito, and then lalagay ko siya sa may inside part ng face ko. Kita ba ninyo yung difference, guys? Medyo parang mas naging smoother tong side na to compare dito. Tapos medyo labas ng konti yung eye bags ko pa. Medyo natago na niya. Or nabawasan. Parang nag-lift tong side ng face ko. Okay, and then ito namang ethereal light. Ilalagay ko siya sa the rest ng face ko. I mean, yung kalahati para makita ninyo yung difference. Yung iba, gusto nila yung sinuswirl ng ganon, yung parang binabuff. Ako ayoko kasi may mga areas yung face ko na dry. So, baka umangat yung skin, yung mga dryness.
So, pinapat ko lang. Kung balak ninyong gawin tong ginawa ko right now, yung after matapos yung makeup, medyo kapalan ninyo ng konti yung application ninyo ng contour, tsaka ng blush, kasi pwedeng masyado niyang isoften. Baka hindi na siya masyadong lumabas. Pero kung ilalagay niyo siya on top nung loose powder, yung pagkakaset ninyo, and then on top, okay lang. Hindi nyo na kailangan kapalan yung blush on ninyo kasi na mauuna naman siya before yung blusher tsaka yung contour. So, eto na siya guys, sa half ng face ko. Kita ninyo kung gaano ka-smooth. Although, may highlighter ako ha. Compare dito. Kita nyo yung difference. Medyo chunky pa ng konti yung blusher. Although it's not bad naman. Kung wala kayong ganito, okay lang. Pero, pinapakita ko lang sa inyo guys yung difference. Ito, parang na-smooth niya lahat. Walang edges. And parang nag-lift tong side ng face ko. Nakikita nyo ba guys? Comment nga kayo below kung nakikita ninyo. Or ako lang yung nakakakita kasi alam ko. Kasi alam kong naglagay ako. Pati yung highlighter, medyo parang tinone down niya. And yung ginamit kong highlighter ngayon, sobrang subtle lang nito ha. Pero kumbaga, hindi niya tinakpan, parang diniffused niya lang. Yan siya guys. Ito guys, sa Natural Light, yung Hourglass na ambient powder. Ito yung side na merong ambient powder. And then, ito yung side na wala. So, tingnan nyo guys. Tapos, ito yung meron. Ang kinis guys, di ba? Isang buong side ng face ko. Compare dito. Makinis din naman. Pero, compared to lugaw, makinis talaga tong side na to. Yung iba, ginagamit siyang parang highlighter lang. Ginalagay dito sa cheekbone, sa ilong. Pwede naman yun. Pero ito kasing powders na to, dinesign talaga to para gamitin as finishing powder. Pero, it shouldn't stop you from using it as highlighter kung gusto ninyo. Kung gagamitin ninyo siyang highlighter, sobrang subtle niya. Pero, kung dun kayo happy, dun kayo, dun ninyo siya gamitin. Texture-wise, sobrang pino niya. Ang pino-pino niya. And kahit na may mga kulay sila, iba-ibang kulay, marami pa tong shades, hindi siya masyadong lalabas sa face. Siyempre, kaya iba-iba yung shades, ibinagay din sa undertone nung iba't ibang tao kasi hindi naman tayo pare-parehas ng kulay. Pero, huwag kayong mag-alala kasi hindi siya, huwag kayong mag-alala kung nagkamali kayo ng bili kasi hindi siya sobrang pigmented. Ayan siya guys, so sobrang battery niya, sobrang lambot, sobrang nipis. And yung glitters niya, or yung parang shimmers na nakikita ninyo, sobrang pino. Hindi kayo magmumukhang parang disco ball, and hindi siya sobrang cheap tignan. Well, ang mahal din niya, pero ang ganda ng quality ng powder. Kung wala kayong pambili ng Hourglass, and gusto ninyo yung effect na tinuro ko sa inyo, pwede kayong gumamit nitong MAC Mineralize Skin Finish Natural. So, kagaya nito, I have the Light Plus. Actually, I have many shades kasi ginagamit ko siya sa clients ko. Ito lang kasi pwede rin siyang pang-set. Pero kung gagamitin ninyo siya as finishing powder,
light-handed lang, sobrang gaan lang yung kuha ninyo. Huwag ninyo masyadong diinan para hindi makapal yung powder na makukuha ninyo. Since baked kasi siya, meron siyang glow, pero compared dun sa hourglass, may konting shimmer kasi ng konti yung hourglass. Pero ito namang MAC Mineralize, may glow din naman siya. So, yun lang. I'm just sharing with you guys kung sakaling gusto ninyo yung ginawa ko, huwag kayong masyadong malungkot and sabihin na, oh, hindi ko siya kayang i-afford. Try ninyo yung MAC. Kasi ginagawa ko rin siya using itong MAC Mineralize Skin Finish Natural. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.